Okay, welcome guys sa ating klase ngayon. Ang Crop Science 1, Principles of Crop Production. So welcome, especially sa ating mga freshmen na super excited pa yung first sem pero mag-aasawa na lang pagdating ng second sem. So ang ating pag-uusapan ngayon ay introduction muna sa Crop Science 1. So i-introduce ko kayo sa introduction. Ano daw? I-introduce sa introduction? Overview lang pag-uusapan natin, ano ang Crop Science? Crop Science. Crops sa Tagalog ay mga pananim. Ang mga crops ay plants, pero bakit crop science ang subject natin, hindi plant science? Crop science dahil ang pag-usapan lang natin ay tungkol sa mga crops o mga halaman na itinatanim at pinapakinabangan ng tao. Plants useful to man, ika nga. Ang crop science ay pag-aaral sa mga pananim na pinanggagalingan ng pagkain, mga pananim na pinanggagalingan ng pagkain sa hayop, turf, and fiber crops, and their environment. Malawak ang sakop ng crop science, so kabilang dyan yung breeding, genetics, production, and management. Ang crop science ay concerned with selection o pagpili ng mga halaman na itatanim, improvement, production ng mga crops na kapaki-pakinabang sa mga tao. Sa crop science, hindi lang planting yan. Kasama rin dyan ang maintenance, yung protection, harvesting, and post-harvest handling. So hindi lang tanim-tanim. Akala kasi pag agriculture, ang isip ay tanim-tanim lang. Ang daming science ng agriculture kaya at isa lang doon yung crop science. Kaya sa first sem, mamumulat na kayo sa katotohanan. At pagdating ng second sem, magdadrop na lang kayo. Oh no, 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 no. Ayan, world food situation. Ang supply ng pagkain sa mundo ay apektado ng mga sumusunod na driving forces. At ito yung mga yon. Una, yung income growth. Siyempre, habang tumataas yung sweldo, tumataas yung kinikita, dumadami rin yung gustong kainin. Or nag-iiba rin yung gustong kainin. Next is climate change. Ayan, malaki talagang problema yan. So, sa mga susunod, yan yung pag-uusapan natin. Climate change. Next is high energy prices. Ayan, kuryente, krudo, gasolina, diesel na ginagamit para patakbuhin yung mga makinarya ay patuloy na nagmamahal. Kayo na lang nung crush mo ang hindi. Sunod ay globalization. May kinalaman dito yung free trade, yung importation and exportation. And last is urbanization. So yung land conversion, yung mga dating taniman na nagiging subdivision na ngayon or commercial and industrial area. Food availability, rising commodity prices, new producer-consumer linkage. May malaking impact yan, especially sa kabuhayan ng mga mahihirap at yung mga financially insecure people or yung mga insecure people. Hindi yung insecure na yung mga itsuserang epal. Ah. Yan yung mga, alam nyo, yung mga taong walang kasiguraduhan yung kabuhayan, lalo na ngayong pandemic, di ba? Hirap kumita at mahirap pa, hindi mo sigurado kung makakahanap ka pa ng ikabubuhay mo. Yung mga ganon. Okay, sa world major food crops, yung top 4 doon belong to the group called cereals. Ayan, ang wheat o trigo, yung sangkap sa paggawa ng tinapay, kaya nga tinawag na wheat flour, di ba? Corn, siyempre, ano pa nga ba yan? Rice and barley. Cereal production, ating munang pag-aralan ng konti yung graph na nakalagay dyan. Cereal production, utilization, and stocks. Ang mga data na nandyan ay nakolekta simula noong 2008 to 2019. Pinapakita kong graph na ito, gusto ko lang ma-appreciate ninyo na ang utilization represented by yellow broken lines, ayan yung yellow-yellow dyan na broken lines, o yung paggamit ng mga cereal crops ay halos hindi nagbabago ang pagtaas taon-taon. Siyempre, taon-taon, dumadami ang tao at yung pangangailangan nito ay tumataas din, di ba? Kung pwede nga lang pakainin ng plastic. What? Ngayon, kung ibabangga natin sa production, yung orange line na nandyan, di ba mapapansin nyo, medyo pabago-bago. May mga taon na pababa, mayroong paangat, tapos pababa ulit, pababa, ng pababa, pababa, ng pababa. Bakit nga ba ganyan? Walang kasiguraduhan yung dami ng naaani gawa nga ng iba't ibang factor sa nakakaapekto sa production. Kaya walang kasiguraduhan na sa pagdaan ng mga taon, yung linya na yan ay patuloy yung pag-angat. At yan mismo yung challenge sa agriculture, na paano pag dumating yung panahon na mas mataas na ang demand o pangangailangan kaysa sa production. Diba kapag mas mataas yung demand kaysa sa supply, tataas yung presyo. Kokonti na ang mabibiling pagkain o pag-aagawan na yung mga pagkain. Marami ngayon ang magugutom.
Tapos marami nang mamamatay. Tapos magkakaroon na ng mga giyera. Magukunaw na ang mundo. Tsareng, ang nega ng teacher na to. Okay, puntahan naman natin ang overview of the Philippine agriculture. Pilipinas ay may total land area na 29.8 million hectares. So from that, 9.7 million hectares ang agricultural land. As of 2012, according to PSA, 32%, yan, 32% of the total employment sa Pilipinas ay nasa agriculture sector. Isipin nyo, ganun kadami ang involved sa agriculture sector. Hindi lang mga farmers yan or mga farm workers, pati mga agriculturists, technician, yung mga nasa sales, nasa technical, and even yung mga entrepreneurs or mga agripreneurs natin. Yun nga lang, 11% lang ang share ng agriculture sa ekonomiya ng bansa. At kung sa tingin nyo, ang agriculture ay hindi para sa kababaihan, ha? As of 2004, bakit naman 2004 pa itong huling data? Pansin ko lang ang damot ng Pilipinas pagdating sa mga bagong data, no? Anyway. Ayan, as of 2004, 27.3% of the total agricultural workforce ay mga kababaihan. Women empowerment, mga sistas. Okay, sa components of Philippine agriculture, majority talaga is crops at 45.63%. Nandiyan ang pagpapalay, mais, nyug, and syempre other crops. And in this next slide, makikita naman dito yung top 10 crops ng mga iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Nandiyan ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Thailand, at Vietnam. So sa Pilipinas, number 1 pa rin ang rice, syempre. Sunod ang nyug, mais, banana, sugarcane, cassava, rubber, mangga, kape, at kamuting baging or sweet potato. Pagdating naman sa ibinebenta o ine-export ng ating bansa, nangungunang coconut products at 38%. Sunod ang saging at 18%. Iba't ibang prutas at gulay at 15%. Asukal at iba pang produkto nito at 5%. And other agro-based products at 22%. And forest products at 2%. So yan yung mga ine-export, major exports ng ating bansa. Ayan, para tapusin mo ng part na ito, diba sa panahong ito kung saan lantara ng paggamit ng social media, sa tingin ko lang as your teacher, hindi na ako nandito para turuan kayo ng mga bagay na hindi nyo pa nalalaman. Sabi nga ni Socrates, education is the kindling of flame, not the feeling of the vessel. Kung gusto nyo talagang matuto, diba, dami sa Facebook, TikTok, YouTube ng mga guides, topics, lecture, seminar about agriculture. Minsan-minsan din, yun yung panoorin ninyo at huwag yung mga kwan dyan, yung mga kwan. Ay nako, basta yung kwan. Boy. Bilang teacher, siguro hindi na lang yung pagtuturo ng mga bagay na hindi nyo alam. Pero kung may mga natutunan kayo sa akin na bago, edi good. Ang sa akin lang, gusto kong pukawin ang interest ninyo at buksan ang isipan ninyo tungo sa pagbabago. Kaya sa darating na eleksyon, charot. Yun lang muna mga brothers and sisters. Thank you and God bless. Pagtsagaan nyo sana panoorin yung mga susunod pang part, ha?